Daryl Darby, Kabanata 3500. Agad-agad, mga 10 gwardya ang sumugod sa bulwagan at pinalibutan si Daryl. Ang lahat ng mga bisita ay nagsimulang umatras, at hinuhusgahan mula sa kanilang ekspresyon, hindi nila maiwasang makaramdam ng kasiyahan na sa wakas ay nakilala na ni Daryl ang kanyang katatapos lang. Gayunpaman, tila hindi nagpanik si Daryl. Marahan siyang tumawa, at ang kanyang panloob na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan. Ang mga gwardya ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react, bago sila pinalipad sa mga dingding. Dahil doon ay napabuntong hininga sina Grady, Donnie, at ang iba pang mga bisita sa takot. Isang buwan na silang hindi nagkita, at mas malakas pa siyang bumalik. Napakatahimik. Tabulwagan kung kaya't may makarinig ng pagbagsak ng pin. Ha! Nandito na si Miss Lolita. Sabi ng isang tao, na lumikha ng panibagong alo ng kaguluhan. Maya-maya, nakita nila ang isang magandang figure na pumasok sa bulwagan. Siya ay napakaganda. Mga ad ng Pop Future. Kahit medyo mapatla sa mukha. Oo, si Lolita, na kanina pa kinulong ni Donnie sa kwarto niya. Nais ni Donnie na makasama siya sa pagdiriwang ng pamilyang Damian na kumukontrol sa Pearl City. Kinilig si Lolita nang makita si Daryl. Anong ginagawa niya dito? Naisip niya. Napuno ng matinding kalungkutan si Daryl nang makita siya at gusto niyang umakyat para salubungin siya ngunit napigilan niya ang sarili nang maramdaman ang lamig sa mga mata nito. Masasabi niyang pinipilit pa rin itong ilayo ito sa kanya pagkatapos ng inaakala niyang ginawa nito sa kanyang Lolo, Lolita, you look great today. Cheer up, Buttercup. Simula ngayon, ang pamilya Damian ang magkakaroon ng kontrol sa Pearl City. Nakangiting sabi ni Grady. Mabilis na tumango si Donnie. Oo, ito ay tulad ng sinabi ni Master Grady. Pagkatapos ng piging, aayusin ko na ikasal ka kay Master. Mga ad ng Pop Future. Grady, I know you still hold some hatred toward me but just know that I'm doing all this for your own good. Nanatiling walang kibo si Lolita na parabang sumuko na siya sa buhay. Pero parang nabigla si Daryl sa narinig niya. Pinandilatan ng mata si Donnie at nagtanong, anong sabi mo? Ibibigay mo ang kamay ni Lolita kay Grady. Uminit ang dugo ni Donnie nang makitang nakatingin sa kanya si Daryl. Tao, nakakatakot ang mga mata niya. Gayunpaman, si Grady ay hindi natakot kay Daryl. Tinuro niya si Daryl at sinabing, Daryl, stop pretending like you care about Lolita. Patay ang lolo niya. Dahil sa'yo, at tumakas ka. How dare you come back and make trouble here? Malapit nang dumating ang 12 paladins, kaya ikaw, mas mabuting umalis ka na habang. Kaya mo pa, matagumpay at mapanuksong nakatingin sa kanya si Grady. Dalawa. Duguan ang mga mata ni Daryl, at ayaw niyang pag-aksayahan siya ng hininga. Kaya naman, sa bahagyang paggalaw, humarap siya kay Grady at sinampal siya ng walang babala. And let me tell you something. Lolita would never become your wife. Kung tungkol sa pagkamatay ni Old Master Damian, alam mong pareho kung hindi ako ang may gawa nito. Wala akong takot sa 12 paladins, kaya hayaan mo silang pumunta. Panipi. Bumagsak muli sa katahimikan ang bulwagan. Napuno ng galit ang lahat ng bisita. How dare sampal ni Daryl si Grady. Hindi pinansin ni Daryl silang lahat at tumingin kay Lolita. Don't worry, Lolita. I promise I'll explain everything to you soon. Kabanata 3501. Kinagat ni Lolita ang kanyang labi at sinabing, leave me be and go. Mula nang ipakita sa kanya ni Grady ang kanyang tunay na kulay sa dalampasigan, na pagtanto niyang maaaring may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang lolo. Tuwang-tuwa siyang makitang muli si Daryl, ngunit natabunan ng kaligayahan ang katotohanang nahulog ang pamilya Damian sa ilalim ng kontrol ni Donnie, na nakikipagsabuatan din kay Grady. At higit sa lahat, paano kaya ni Daryl na ipagtanggol ang sarili laban sa 12 paladins? Lolita, don't worry about me, pagpapakalma ni Daryl sabay ngiti. Daryl, how dare you hit me? You're dead now. Tigaw ni Grady na sa wakas ay nakabawi na rin sa pagkagulat.
Tumama sa kanya ang ibang mga bisita sa kanilang mga sigaw. Sobra na yan. Isa, wala ka bang kahihiyan, Daryl? Muli, pinili ni Daryl na huwag pansinin ang kanilang mga akusasyon. Lumingon siya para tingnan si Grady at, sa nakakatakot na tono, sinabi, titingnan natin kung sino ang patay ngayon. Pagkatapos, inilibot niya ang kanyang malamig na tingin sa lahat at sinabing, sa libing ni Old Master Damian, ipinangako ko sa inyong lahat. Nababayaran ko kayong lahat sa ginawa ninyo sa akin, at ngayon ang araw na iyon. Lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Ang kanyang malamig na mga salita ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan, at ang bulwagan ay naging napakatahimik. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang lahat ay tumawa. Tuldok. Isa. Anong sabi niya? Hiniling ba niya sa amin na lumuhad at humingi ng tawad sa kanya? Isa. Akala ba talaga niya kaya niyang kunin ang lahat ng US? Siguro nakalimutan na niya kung paano siya nakatakas sa Pearl City sa pagitan ng kanyang buntot. Napakagatlabi si Lolita at sinigawan si Daryl, "Don't act so rashly." Alam niyang malakas siya, ngunit may kalamangan ang iba. Mga numero sa kanilang panig. "Huwag mo akong alalahanin, Lolita." Sabi ni Daryl na may ngiti sa labi. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa karamihan. "Sa tingin mo ba hindi ako nakarating na handa? At saka, wala namang dahilan para pumunta ka sa piging na ito kung aalis ako." Lahat ay namangha sa kanyang katapangan. Paano maiparinig ng isang takas na parang siya ang pinakakilalang panauhin sa piging? Si Grady ang unang nakabawi. Mapanuksong tumingin siya kay Daryl at sinabing, "Nako, kapal ng mukha mo. Alam mo namang pumunta lahat dito para ipagdiwang ang pamilyang Damian na nakakuha ng kontrol sa Pearl City, di ba? At saka, malapit nang dumating ang 12 paladan. Sabi mo meron, walang dahilan para magpatuloy sa piging kung aalis ka. Ha, na para bang walang sino mang tulad mo ang makakapagsalita para sa templo ng liwanag. Pamilyang Damian, sila ang magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa Pearl City. Si Grady ay 100% na sigurado na si Daryl ay naglalagay lamang ng isang aksyon, tulad ng ginawa ng iba. Tama si Master Grady. Si Daryl ay palaging may hilig sa pagsisinungaling, bago pa man sumama sa pamilyang Damian. Ang daming deep tease, isip ni Daryl. Nakangiting sabi niya kay Grady, "Bumalik ka sa pamilyang Damian. Hindi rin ako makakasama sa ganitong kalokohan. Kung hindi dahil kay Lolita." Kabanata 3502. Nang makita kung gaano kalmado si Daryl, nagsimulang pumutok ang harapan ni Grady. Mayroon bang magandang relasyon si Daryl sa templo ng liwanag? Biglang, naging awkward ang atmosphere sa hall. "Master Grady, totoo ba yan? Talaga bang taga-templo ng liwanag siya?" Nagtatakang bulong ni Donnie. "They would be in deep sea asterisk kung totoo yon." Huminga ng malalim si Grady, at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mga mata. "Imposible. Sasama sana siya kasama ang 12 paladins kung isa siya sa kanila, but instead, sumama siya kay Thea. So, there's no need to panic," mahinahon niyang sabi. Pagkatapos ay tiningnan niya ang oras at sinabing, "Malapit nang dumating ang 12 paladin. Dapat na tayong maghanda para salubungin sila. Si Daryl naman, buhayin natin siya ng ilang sandali. Pa, mga ad ng pub future." Wala nang ibang gustong ipapatay si Grady kay Daryl, ngunit mapuputol ang piging kapag nagkaroon ng away. Matapos pag-isipang mabuti, napagpasyahan niyang mas mabuting tanggapin ang 12 paladin at harapin si Daryl pagkatapos ng piging. Hindi na kailangang mag-alala na hindi niya magagawang patayin siya kasama ng iba pang mga pamilya doon. Tumanggaw si Donnie kay Grady at humarap sa mga bisita na may ngiti sa labi. "Ladies and gentlemen, the banquet is about to start. Please take a seat." Ginawa iyon ng lahat ng mga bisita. Mabilis silang pumunta sa kani-kanilang upuan at hindi pinansin sina Daryl at Thea. "Daryl, you should go now." Hinding-hindi kahahayaang umalis ni Donnie at Grady sa lugar na ito ng buhay. Papatayin ka nila kapag natapos na ang piging. Ganun din sa ibang pamilya, "They wish for your death." Sabi ni Lolita habang hinihila ang mga braso ni Daryl.
Gaman ang pakiramdam ni Daryl sa pag-aalala ni Lolita. There's nothing to be scared of. I can handle myself, nakangiting sabi ni Daryl. Nagpanik si Lolita. Pero hindi niya alam kung ano pa ang masasabi niya para kumbansihin siya. Mga ad ng Pop Future. Tingnan ang aming mga rekomendasyon na na-curate para lang sa iyo. Tingnan ang aming mga rekomendasyon na na-curate para lang sa iyo. Discovery Feed. Lolita, maniwala ka kay Daryl, sabi ni Thea. Hindi tulad ni Lolita, alam niya kung sino talaga si Daryl. Bilang santo Panginoon ng templo ng mga liwanag. Wala siyang kinatatakutan sa alinman sa anim na pamunuan. Sa mismong sandaling iyon, ang mga panauhin ay nagbulungan sa nasa sabik na bulong. Nandito na ang 12 paladin. Napakalakas at cool nila. Ang 12 paladin, na nakasuot ng gold armor, ay dahan-dahang pumasok sa malaking bulwagan at agad na sinalubong ng nakangiting Dani. Welcome, Your Excellencies. Isang malaking karangalan na nandito kayong lahat. Pagkatapos nito, umakyat ang lahat ng iba pang mga panauhin upang magbigay galang din. Pinati nila ang 12 paladin ng may paggalang at pananabik. Sa kabaligtaran, ang mga mukha ng 12 paladin ay nanatiling walang kibo sa pamamagitan ng kanilang mga pagbati, at paminsan-minsan, sumulyap sila kay Daryl, na nanatiling nakaupo. Tama na. Pumunta kami dito para makiisa sa handaan at ipahayag ang pangalan ng bagong alkalde ng Pearl City, sabi ng Pegasus Paladin habang pinagmamasdan. Ang mga bisita. Inilabas na ng Golden Lion Paladin ang appointment letter na ipinag-utos ng Temple of Lights. Agad na napalingon sa kanya ang lahat. Hindi. May tago ni Donnie ang excitement at saya sa mukha niya. Sigurado siya ang magiging bagong mayor. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng pamilya Damian. Habang naghihintay ang lahat ng may halong hininga, dahan-dahang binasa ng Golden Lion Paladin ang appointment letter sa malinaw at malakas na boses. Tulad ng desisyon ng kagalang-galang na diyosa ng liwanag. Ang bagong alkalde ng Pearl City ay hahalili ng isang mula sa pamilyang Damian, at ang kanyang pangalan ay Miss Lolita. Kabanata 3503. Ang lahat ng uri ng kaguluhan ay sumiklab pagkatapos ng anunsyo. Paano naging ganoon ang mga bagay? Dapat kay Donnie ang posisyon ng mayor dahil siya ang padre de pamilya, kung tutuusin. Bakit kay Miss Lolita napunta? Napatulala si Donnie. Ang kanyang isip ay napuno ng tunog ng hogong. Di pwedeng mangyari yon. Lolita, isang mayor. Pati si Grady ay napatulala. Naguguluhang tinitigan niya ang Golden Lion Paladin na gustong isipin na mali ang narinig niya. Hindi nangyari ang mga bagay. Ayon sa kanyang plano, ang kanyang puppet, si Donnie, ay dapat na maging mayor. Hindi maaaring si Lolita iyon. Si Lolita naman na nakatayo sa tabi ni Daryl ay pilit pa rin niyang iniintindi ang buong sitwasyon, kailangan niyang kurutin ang sarili para masigurado na siya nga. Mga ad ng Pop Future. Hindi nananaginip. Lumakad pa sulong ang Golden Lion Paladin at inilagay ang appointment letter sa kanyang kamay at magalang na sinabi, Miss Lolita, bilang alkalde, sana, ay mapaglingkuran mo ng mabuti ang mga mamamayan ng Pearl City. Tinagot siya ni Lolita sa isang affirmative tone at tinanggap ang appointment letter. Kung tapat siya, medyo natulala pa rin siya sa pagliko ng pangyayari. Congratulations, Lolita. I'm sure you'll be the best mayor that Pearl City ever had. Nakangiting sabi ni Daryl. Oo, may kinalaman siya. Sa pagtatalaga kay Lolita bilang mayor. Daryl, paano nangyari iyon? Alam mo ba ang tungkol dito? Tanong ni Lolita na nalilito at nalilitong mga mata. Gumiti si Daryl at inilibot ang tingin sa mga bisita bago dahan-dahang sumagot, we can save the questions for later. Mayroon tayong mas mahahalagang bagay na dapat harapin ngayon, at iyon ay ang paghihiganti sa pagkamatay ng iyong lolo. Mga ad ng Pop Future. Pagkatapos, humarap siya kay Grady at sinabing, Grady, binibigyan kita ng huling pagkakataon para sabihin sa lahat ang totoo kung paano mo pinatay ang matandang Master Damian. Nagalit si Grady na gulat pa rin nang marinig ang sinabi ni Daryl. How dare you pass the blame to me? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Old Master Damian.
Pagkatapos kay Lolita, sinabi niya, "Lolita, huwag kang maniwala sa kanyang mga salita." Talo siya. Siya, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap dahil tinampal siya ng malakas ng Pegasus Paladin sa mukha. Sobrang bigat ng puwersa kaya namumula agad ang mukha niya. Umikot siya ng ilang beses bago bumagsak sa sahig. Agad na natahimik ang lahat. Tumingin si Grady sa Pegasus Paladin na may nalilitong ekspresyon. Nakaramdam siya ng mali at takot. Panipi. Kamahalan, may nagawa ba akong mali? Ang Pegasus Paladin ay lampas sa galit. How dare you behave so impudently towards the Saint Lord? May death wish ka ba? Sa pagbanggit kay Saint Lord, nablangko ang isip ni Grady. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Daryl. Saint Lord. Si Daryl ay Saint Lord. Nagulat ang lahat, at muling tumahimik ang malaking bulwagan. Naririnig pa nila ang tunog ng pawis na tumutulo sa lupa. Nagkatinginan sila. At nagsimulang nahihirapang huminga. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit si Daryl ay kumilos na mayabang at kumpiyansa, siya ang Saint Lord ng Temple of Lights. Kabanata 3504. Napakagatlabi si Lolita hanggang sa halos damyugo ito. Nakatitig siya kay Daryl na puno ng gulat ang mukha, at pakiramdam niya ay naging jelly ang mga binti niya. Sa wakas ay napagtanto niya na ang lalaking pinakasalan niya ay kasing lalim ng karagatan mismo. Napabuntong hininga si Daryl at bahagyang ngumiti kay Grady. Itatanggi mo pa ba ang ginawa mo? Aaminin ko. Inaamin ko. Sabi ni Grady. Pawis na pawis siya at nahirapan siyang tumayo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang lahat kung paano siya umupo ng isang assassin. Para patayin si Old Master Damian at kung paano siya nakipagsabuatan kay Seth para ipin ang krimen kay Daryl. Isa. Kung papipiliin siya, hindi sana aaminin ni Grady ang kanyang krimen, pero sayang, wala siyang pagpipilian matapos niyang matuklasan na si Daryl ang Saint Lord ng Temple of Lights. Sa pagmamasid ng 12 paladin sa bawat galaw niya, sigurado siyang haantong siya sa mas masahol pa sa kamatayan kung hindi niya aaminin ang kanyang kapalaran. Mga ad ng pop future. Krimen. Isa pang ikot ng kaguluhan ang naganap sa bulwagan. Kaya, si Master Grady noon. Hindi ko sana nahulaan. Lahat tayo niloko niya. Lahat sila ay napalingon sa kanya. Kung hindi ipinilit ni Grady ang krimen kay Daryl, hindi sila makakasama ni Daryl. Grady, mas masahol ka pa sa hayop. Bakit mo pinatay ang lolo ko? Bakit? Tanong ni Lolita habang nanginginig at tinitigan siya. Nang masama, kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa hindi niya pagtitiwala kay Daryl. Kasalanan ni Grady ang lahat. Natakot si Grady sa galit ni Lolita at natuklasan niyang nawala na siya ng boses, kaya patuloy siyang lumuhag sa lupa. Nanginginig. Mga ad ng pop future. Lolita, hindi na maibabalik ng kalungkutan ang lolo mo. Inamin na ni Grady ang kanyang kasalanan, at ikaw, bilang mayor, ang makakapagpas siya. Sa kanyang parusa, ani Daryl sa tono na para sana ay aliwin siya. Sumenya si Lolita sa mga gwardya na ikulong si Grady sa kulungan. Nagsimulang magpanik ang lahat ng mga bisita. At that moment, Daryl looked at them and said, "May tanong pa ba kayo? Kung hindi, feel free to kneel before me and apologize." Umiti siya at nagpatuloy sa pagsasabing, "Siyempre, maaari mong piliin na tumanggi pero huwag mong isipin na maaari kang manatili sa Pearl City pagkatapos nito." Isa. Ang kanyang mga salita ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Pagkatapos ng lahat, siya ang santong panginoon ng Templo ng Liwanag, maging ang mga miyembro ng hari mula sa 6 na Grand Principalities ay kailangang yumuko sa harap niya, lalo pa ang mga tao ng Pearl City. Nagkatinginan ang mga bisita na may mapupulang mukha. Nagsimula silang makaramdam ng pagkahilo. Ang ilan sa mga mas duwag na bisita ay nahirapang tumayo, ang kanilang mga binti ay naging halaya. Paanong hindi sila magugulat kapag inilipat na nila si Daryl sa papel ng isang takas at pagkatapos ay matuklasan na siya pala ang taong humawak sa kapalaran ng lahat ng mamamayan sa Pearl City. Sa wakas, si Mamie ang unang lumuhod. "I'm so sorry, Daryl." Ang kanyang dating kaibangan ay ganap na napalitan ng takot. Pagkatapos noon, sunod-sunod silang bumagsak sa lupa.
Ginawa nila ito ng masama, ngunit ang kahihiyan na iyon ay maliit kumpara sa kung ano ang mangyayari kung hindi sila lumuhod. At humingi ng tawad. Nanatiling walang ekspresyon si Daryl. Lumingon siya kay Donnie at nagtanong, "Donnie, itama mo ako kung mali ako, pero narinig kong ninakaw mo ang posisyon ni Lolita bilang Padre de Familia, Kabanata 3,505. Hindi sinasadyang napalunok si Donnie at mabilis na napaluhod sa lupa. "Lolita, kasalanan ko lahat. Hindi ako dapat nakipagsabuatan kay Grady para nakawin ang posisyon mo o pinilit kang pakasalan siya. Patawarin mo ang tito mo." Nakatayo roon si Lolita, napakagatlabi, at hindi siya sinagot. Siya ay ganap na nawala ng lahat ng pag-asa bago iyon, kaya iyon ay naging isang sorpresa sa kanya. Siya ay naging alkalde ng Pearl City at natagpuan ang tunay na pumatay sa kanyang lolo, at maging ang kanyang palihim na pangalawang tiyuhin ay nakaluhod sa lupa. Na humihingi ng tawad. Napuno siya ng halo-halong damdamin, gusto niyang parusahan ang pangalawang tiyuhin ngunit hindi niya kinaya, magkapamilya sila. Kung tutuusin, siguradong nahulaan na ni Daryl ang kanyang nararamdaman at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga sa sobrang lambot ng puso niya. Pagkatapos ay kumaway siya para sa mga gwardya at sinabing, "Kunin mo si Donnie at ikulong muna siya." "Opo, Ginoo," sabi ng mga gwardya na nagpatuloy sa pagkaladkad kay Donnie. "Well, everything has ended well," nakangiting sabi ni Daryl kay Lolita. "I feel so much better now that everything is fine. You can ask Thea for tips on nagpapatakbo ng Pearl City. I believe that she would be more than happy to help you." Nais niyang manatili siya sa Pearl City ng ilang araw, ngunit kailangan niyang hanapin ang Holy Jade Scripture at Yuri. Masasabi ni Lolita na may mali. "Daryl, aalis ka na ba sa Pearl City?" Tumanggo si Daryl at sinabing, "Oo, kailangan kong asikasuhin ang ilang mahahalagang bagay." Baka sa mukha ni Lolita ang kalungkutan. "Babalik ka ba?" "Oo naman. Bibisitahin kita sa unang pagkakataon." Nakangiting sabi ni Daryl. Pagkatapos, kumaway siya kay Lolita at umalis kasama ang 12 paladins. Habang nakatitig sa umaatres niyang figure, medyo matagal bago mapatahimik ni Lolita ang pananabik sa puso niya. Nang makalayo na sila sa mansyon, hindi na ito napigilan ng Pegasus Paladin. "Tuldok," sabi ni Daryl nang walang pinalampas. "Ang paghahanap kay Yuri at sa ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture ay pare-parehong mahalaga, ngunit kailangan niyang italaga ang isa sa mga gawain sa 12 paladins. Napagpasyahan niyang babalik siya sa Golden Lion Principality upang tanungin ang Reyna tungkol sa walang laman na Thousand Variations Box. Alam niyang dapat may valid na paliwanag para doon. "Huwag kang mag-alala, Saint Lord. Gagawin namin ang aming makakaya upang mahanap si Miss Yuri, ang Pegasus Paladin," at pagkatapos ay umalis siya kasama ang iba pang mga paladin. Nagsimula na ring pumunta si Daryl sa Golden Lion Principality. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nakarating na rin siya sa hangganan at nagpa siya na magpahinga sa isang kagubatan dahil gabi na. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa kagubatan, narinig niya ang tunog ng labanan na nagmumula sa mas malalim na lugar. Baka sa mukha ni Lolita ang kalungkutan. "Babalik ka ba?" "Oo naman. Bibisitahin kita sa unang pagkakataon." Nakangiting sabi ni Daryl. Pagkatapos, kumaway siya kay Lolita at umalis kasama ang 12 paladins. Habang nakatitig sa kanyang umaatres na figure, medyo matagal bago mapatahimik ni Lolita ang pananibik sa kanyang puso. Nang makalayo na sila sa manor, hindi na ito napigilan ng Pegasus Paladin. "Saint Lord, hayaan mo kaming tulungan ka sa anumang paraan na magagawa namin. Hanapin mo si Yuri at ihatid mo siya sa akin," sabi ni Daryl nang hindi nawawala. Ang paghahanap kay Yuri at sa ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture ay pantay na mahalaga, ngunit kailangan niyang italaga ang isa sa mga gawain sa 12 paladin. Napagpasyahan niyang babalik siya sa Golden Lion Principality para tanungin ang Reyna tungkol sa walang laman na Thousand Variations Box. Alam niyang dapat may balidong paliwanag iyon. Nagtiwala siya na mahahanap ng 12 paladin si Yuri. "Huwag kang mag-alala, Saint Lord.
Gagawin namin ang aming makakaya upang mahanap si Miss Yuri, ang Pegasus Paladin, at pagkatapos ay umalis siya kasama ang iba pang mga paladin. Nagsimula na ring pumunta si Daryl sa Golden Lion Principality. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nakarating na rin siya sa hangganan at nagpa siya na magpahinga sa isang kagubatan dahil gabi na. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa kagubatan, narinig niya ang tunog ng labanan na nagmumula sa mas malalim na lugar. Chapter 3506. Mabilis siyang sumugod at laking gulat niya sa eksenang sumalubong sa kanya. Mayroong dalawang grupo sa isang labanan, at ang isa sa mga grupo ay binubuo ng halos isang daang lalaki na nakasuot ng itim, para silang mabangis. Damang-dama ni Daryl na napakalakas ng Men in Blacks, sila ay hindi bababa sa antas ng Saint Honor. Ang kabilang grupo ay may mga 10 gwardya na nagsisikap na protektahan ang mga kotse ng Unicorn at ang mga katulong na nakapalibot sa isang nanginginig na magandang babae. Ang mukha ng babae ay tunay na napakarilag, at siya ay nagtataglay ng parehong kaakit-akit na figure. Ang pinagsamang epekto ay ginawa ang kanyang hitsura na kaaya-aya sa mata. WHO. Iba kaya iyon kundi si Madam Pandore. Siguradong nakasalubong niya ang mga Men in Blacks habang nasa biyahe kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Daryl na kumunot ang kanyang mga kilay sa pagkalito. Ano ang ginagawa ni Madam Pandore sa hangganan ng Golden Lion Principality? At ano ang nangyari sa Entourage? Ang kanyang pagkalito ay hindi walang batayan, bakit ang nag-iisang babae sa buong Golden Principality na magtamasa ng titulo ng isang Marquis ay napupunta sa isang pinabayaan ng Diyos na lugar sa likod ng tubig na tulad nito? Sa makatuwid, naisip niya na ito ay mas mabuti, upang itago at pagmasdan mula sa malayo. Ang mga gwardya ay tila napaatras sa sulok ng mga lalaking nakaitim na napuno ng takot, galit, at gulat. Biglang tumawa ng malakas ang pinuno ng Men in Black at sinabing, "Madam Pandore, I advise you to surrender now. Your men are no match for mine." Ang pinuno ay si Harper Ilan, at siya ay isang mababang ranggo na Saint Emperor. Kinagat ni Madam Pandore ang kanyang mga labi at hiniling sa kanyang mga tauhan na tumalikod. Agad na bumaril ang mga tanod mula sa kinaroroonan nila at pinalibutan si Madam Pandore. Tumanggaw si Harper, natutuwa sa kanyang pakikipagtulungan. "Isinasabuhay mo ang iyong pangalan, Madam Pandore." Pagkatapos, sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na huminto. Hindi nasisiyahan si Madam Pandore sa kanyang pagtrato ngunit pinilit ang sarili na manatiling walang ekspresyon, "Sino ka, at bakit mo hinaharangan ang aking daraanan?" Umalaklak si Harper at sinabing, "Don't worry, Madam. Hindi ka namin sasaktan hanggat may ibibigay ka sa iyo. Anong gusto mo?" Walang pag-aalinlangan na tanong ni Madam Pandore. Muling tumawa si Harper at sinabing, "Ang ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture." Sa pagbanggit ng banal na Jade Scripture, nawala ng gana si Madam Pandore, at nakaramdam ng pagkagulat si Daryl habang nakatitig siya ng diretso kay Madam Pandore. Isa. Siya ba ang kumuha ng Holy Jade Scripture mula sa Thousand Variations Box? Kabanata 3507. Maaaring lihim na kinuha ni Madam Pandore ang banal na Jade na kasulatan sa labas ng kahon dahil mayroon siyang isang kilalang katayuan, ay lubos na pinagkakatiwalaan ng reyna. Na nangangahulugang malaya siyang makapasok at makalabas sa palasyo. Nagpa siya si Daryl na patuloy na obserbahan si Madam Pandore upang makita kung paano niya sasagutin si Harper. "Ikaw, anong Holy Jade Scripture? Hindi ko nga alam ang sinasabi mo." Sabi ni Madam Pandore, kahit mukhang seryoso siya, hindi maikikaila ang kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang ikalawang kalahati ng Holy Jade Scripture sa Thousand Variations Box. Noong gabi bago pumunta ang Reyna sa Pearl City, at nang kumpiskahin ni Daryl ang lahat ng ari-arian ni Marshall, sinamantala ni Madam Pandore ang pagkakataon na pumuslit sa silid ni Daryl upang nakawin ang ikalawang kalahati ng Holy Jade. Banal na kasulatan. Totoo na ang Reyna lang ang tanging taong nakakaalam kung paano buksan ang Thousand Variations Box, ngunit
Nakita ni Madam Pandora na binuksan niya ito ng napakaraming beses na kaya niyang gawin ito ng nakapikit. Matapos makuha ang kanyang mga kamay sa ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture, mabilis itong inihatid ni Madam Pandora palabas ng kabiserang lungsod. At tumakas kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng lahat, alam niya kung ano ang darating para sa kanya kapag nalaman ng isang tao na ninakaw niya ang regalo para sa Diyosa ng Liwanag. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na haharangin siya ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim. Nang malapit na siyang tumawid sa hangganan, malamig na tumawa si Harper nang marinig ang sagot nito. Umiling siya at sinabing, "Your act does not fool me. I wouldn't have ambushed you here if I was not 100% sure you have it." Bagamat ginawa ni Harper na parang siya ay isang bandido, siya ay talagang isang especially iyan na nagtatrabaho para sa Crescent Moon Principality. Nagkaroon siya. Ipinadala sa Golden Lion Principality upang tumuklas ng confidential na impormasyon. Si Harper ay nagtatrabaho ng palihim sa Golden Lion Principality sa loob ng 3 taon at, sa 3 taon na iyon, ay nagtanim ng maraming tunal sa loob ng mga maharlika at marangal na pamilya. Sa makatuwid, hindi siya nagtagal upang matanggap ang intel na ninakaw ni Madam Pandora ang regalo ng Reyna para sa Diyosa ng Liwanag. Nagsisimula ng magpanik si Madam Pandora. Tanging ang mga pinakamalapit sa kanya ang nakakaalam na kinuha niya ang Holy Jade Scripture. Paano? Nalaman ni Harper ang tungkol dito. Maliban na lang kung pinagtaksilan siya ng isa sa pinakamalapit niyang aide. Napatingin siya kay Harper at umiling. "Wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi, pero wala sa akin ang hinahanap mo." Nagdilim ang mukha ni Harper. "Very well. Parang kailangan kong pilitin yun sa'yo," malamig niyang sabi. Pagkatapos, sumigaw siya, "Mga kapatid, iligtas si Madam Pandora at patayin ang iba pa sa kanila." Agad, ang Men in Blacks ay nag-activate ng kanilang santo energy at nagmamadaling pumunta kay Madam Pandora. "Mga bandido sa bundok, pagbabayaran mo ang kawalang hiyaan mo." Galit na sigaw ni Madam Pandora. Sumigaw ang mga bantay sa paligid niya, "Protektahan si Madam Pandora. Huwag hayaang may lumapit sa kanya. Patayin silang lahat." Tinugod nila ang mga papasok na Men in Blacks. Gayunpaman, hindi sila tugma para sa mga lalaking nakaitim, at sa lalong madaling panahon, ang bawat isa sa kanila ay nahulog sa isang pool ng dugo, na nabahira ng amoy ng kamatayan ang hangin sa kanilang paligid. Napakagatlabi si Madam Pandora hanggang sa damyugo ito. Kabanata 3508. Natutuwa si Harper sa pagmumukha ni Madam Pandora. Umagalpak siya ng tawa at sinabing, "Madam, ibigay mo lang ang Holy Jade Scripture kung gusto mong iligtas ang iyong mga tauhan." Patuloy na kagat-kagat ang labi ni Madam Pandora habang lumalaki ang takot sa loob niya. Walang paraan na ibibigay niya ang tunay na kayamanan ng Templo ng Liwanag, ngunit paano ang kanyang mga tauhan? Nang nahihirapan si Madam Pandora sa gagawin, may narinig silang malamig na boses na nagmumula sa malayo. "Tumigil ka," sigaw ni Daryl habang papalabas sa pinagtataguan niya. Nakangiti siya na parabang isang laro sa kanya ang lahat ng iyon. Kahit na sana ay hindi na niya kailangang ihayag ang kanyang sarili, hindi niya kayang makita si Madam Pandora na binubuli ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, sila ay gumastos ng isa kamangha-manghang gabing magkasama. Bukod dito, naroon din ang usapin ng nawawalang ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture. Ibinaling ni Harper at ng iba pa ang kanilang mga mata sa bagong dating Diren. Tanong ni Madam Pandora na may halong pagtataka at tuwa sa mukha, sigurado siyang naligtas siya dahil nandoon si Diren. Tumanggaw si Daryl sa kanya, his way of telling her na wala siyang dapat ikabahala. Malamig na sabi ni Harper habang nakatitig sa kanya. "Diren, ikaw ba ang sikat na Diren, ang paborito ng Reyna?" Dahil doon, naging masama ang mukha ni Harper. "Narinig kong marunong kang makipag-usap sa mga hayop gamit ang beast language at napakahusay mong pasayahin ang Reyna. Gayunpaman, anuman ang katayuan mo, sa labas lang ng Capital City ang sasagutin mo. Kaya, bakit hindi lumuhag ka sa lupa at manatili dyan?
Sa mga mata ni Harper, si Daryl ay isang taong may antas ng karangalan ng santo, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Tumingin sa kanya si Daryl at sinabing, "Get lost." Sa sino man, maaaring magdulot ng pananakot si Harper sa kanila, ngunit nakita siya ni Daryl bilang isang langgam. Gusto niyang matapos iyon sa lalong madaling panahon. Upang matanong niya si Madam Pandora tungkol sa Holy Jade Scripture. Agad na namula ang mukha ni Harper sa galit. "Demon it, you must have a death wish. How dare a lowly saint honor fighter? Talk to me like that." Pilit din na sinisigawan siya ng ibang men in blacks. Baliw talaga ang lalaking yun. Hindi niya dapat alam ang kahulugan ng kamatayan. Sa tingin ba niya ay nasa kabisera pa rin siya? Hindi nais ni Harper na mag-aksaya ng isa pang hininga sa kanya, kaya't pinitik niya ang kanyang pulso at sinabing, "Patayin siya." Kaagad, ang mga men in blacks ay umungal, na-activate ang kanilang saint energy, at sumugod kay Daryl. Ang lakas ng kanilang kapangyarihan ay naging sanhi ng pagbaluktot ng espasyo sa kanilang paligid. Hindi mapigilan ni Daryl ang mapangiti. Panay ang pagkakatayo niya at marahas na itinaas ang magkabilang kamay na nagpalabas ng mapang apang aura. Bago pa malaman ng men in blacks, ang nangyayari, napapalibutan na sila ng mapang apang enerhiya. Nagsisigaw sila habang pinalipad sila pabalik at bumulwak ang dugo. Sa kanilang mga bibig nang tumama sila sa lupa. Nag-blackout sila sa isang iglap. Ang lahat ng mga kulay ay pinatuyo mula sa Harpers at sa iba pang mga mukha ng mga lalaki. Paano siya naging napakalakas? Upang maging mas tumpak, paano magkakaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan ng isang santo honor fighter? Wala pa rin silang ideya na ang tunay na kapangyarihan ni Daryl ay mas malakas kaysa doon. Kabanata 3509. Habang tinitingnan niya ang pag-unlad, si Madam Pandora ay naging parehong nabalisa at nasasabik. No wonder sobrang pinahahalagahan siya ng Reyna. Mukha siyang cool. Kapag nakikipag-away, pulang-pula ang mukha niya nang maisip niya ang gabi nila ni Daryl. "Demon it, I was going to spare you, pero ngayon mukhang iniwan mo ako na walang choice kundi patayin ka," sabi ni Harper habang nakatitig kay Daryl. Sa sandaling sinabi niya iyon, na-activate niya ang kanyang saint energy at bumaril kay Daryl na parang bulalakaw. Isa, napangiti si Daryl at sinabing, "Patayin mo ako. I'm afraid you're too weak to do that." Nabaluktot sa galit ang mukha ni Harper habang akmang sasampalin siya. Sumigaw siya, "Cut the crap and drop dead." Agad niyang binato ng suntok na puno ng kidlat si Daryl, ngunit hinarang ito ng isa pang lalaki gamit ang kanyang kamao. Ang lakas ng impact ng mga ito ay sumabog na may dumagundong na tunog, at pagkatapos nito, narinig ang tunog ng pagkabali ng buto. Agad na namutla ang mukha ni Harper. At pinalipad siya ng 100 metro o higit pa. Bawat buto sa kanyang kanang braso ay nabasag, at may dugo sa lahat ng dako. Kinagat ni Harper ang kanyang mga ngipin, at kahit na hindi siya sumisigaw, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa sakit habang tinatitigan niya si Daryl na may puot. At takot sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na nabali ni Daryl, isang santo honor, ang kanyang braso. "Patayin mo siya. Patayin mo na siya," sigaw ni Harper sa mga tauhan niya habang nakahawak sa kanang braso niya. Ang iba pang men in black ay sumugod kay Daryl, na malamig lamang na tumawa habang siya ay muling nag-atake. Sa loob ng 2 paghinga, pumalo si Daryl. Ang mga lalaking iyon sa lupa. Bawat isa sa kanila ay nawala ng lakas sa pakikipaglaban. Mahigpit ang pagkakahawak ni Madam Pandora sa kanyang mga kamay habang nakatingin kay Daryl na may mga bituin sa mga mata, punong-puno ito ng paghanga sa kanya. Gayunpaman, pinandilatan ni Harper si Daryl sa kanyang mga mata na puno ng puot. "Dapat kang mamatay ngayon," sigaw ni Harper habang ina-activate ang saint energy sa kanyang katawan, handang labanan si Daryl hanggang kamatayan. Gayunpaman, mas mabilis si Daryl kaysa sa kanya. Siya ay nagpakita na sa kanyang harapan, at sa bilis ng kidlat, ay pinindot na niya ang ilan sa kanyang mga acupoints upang hindi siya makagalaw. Anong nangyari? Natakot at nagalit si Harper nang matuklasan niyang hindi na niya makontrol ang kanyang katawan. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga pamamaraan ng acupoint ng Nine Mainland.
Ang paghangang nararamdaman ni Madam Pandora kay Daryl ay patuloy na nadagdagan nang makita niyang si Harper ay nagyelo. Paano niya nagawa ito? Siya ay nagtaka. Iyon na ang huli sa kanila. Ligtas ka na ngayon, Madam Pandora, nakangiting sabi ni Daryl pagkatapos makahinga ng maluwag. Tumanggaw si Madam Pandora at nagtanong, Darren, ano ang ginawa mo para maging frozen siya? Isa itong kakaibang kakayahan ko, pinindot ko ang kanyang acupoint. Nakangiting sabi ni Daryl. Kumunat ang noo ni Madam Pandora at nagsimulang maalala na ginawa rin ni Daryl ang parehong bagay sa kanya noong nakamamatay na gabi. Kabanata 3510. Namumula na naman ang mukha niya sa tuwing naiisip niya ang gabing iyon. She collected herself before asking Daryl, madali bang matutunan ang technique na yan? Pwede mo ba? Akong turuan. Nakangitiman siya nang tanungin niya si Daryl na nagpapaganda ng totoo, hindi may tatago sa mga mata niya ang pagiging tuso. Natuwa siya nang lumitaw si Daryl upang iligtas siya, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa pagkatapos na umayos ang mga bagay. Ano ang gagawin sa kanya ng Reyna kung sasabihin sa kanya ni Daryl na ninakaw niya ang ikalawang kalahati ng Holy Jade Scripture? Gayunpaman, siya ay maganda at matalino at nagpa siya na gambolain si Daryl sa pagkukunwari na gusto niyang matutunan kung paano pindutin ang acupoint ng isang tao. Bukod dito, sigurado siyang magiging kapaki-pakinabang ito balang araw. Well, napakamot ng ulo si Daryl. Hindi ganoon kadaling matuto. Pagkatapos, ipinaliwanag niya sa kanya ang pangunahing teorya ng acupoint sa katawan ng tao. Hindi nagtagal si Madam Pandora upang maunawaan ang pangunawa. Umiti siya at sinabing, "It all sounds so interesting. You're so great, Daryl. How do you know so many things?" Gayunpaman, hindi nabawasan ang kanyang pagkabalisa, sinusubukan pa rin niyang malaman kung paano paalisin si Daryl bago niya ilabas ang paksa ng Holy Jade Scripture. Hindi maiwasan ni Daryl ang mapangiti at humanga sa kanyang kagandahan. Sigurado siyang walang lalaking makakalaban sa kanyang alindog. Biglang napunta ang mga mata niya kay Harper na nakahandusay sa lupa at agad niyang hinaplos ang noo niya. Paano niya? Nakalimutang tanungin si Harper. Mabilis siyang naglakad palapit sa kanya at nagtanong, sino ang nagpadala sa iyo para pigilan si Madam Pandora? Sa pagkakataong iyon, muling kinagat ni Madam Pandora ang kanyang labi sa gulat. Paano kung sabihin ng lalaking iyon kay Darren ang tungkol sa Holy Jade Scripture? Natawa lang si Harper sa tanong ni Daryl at agad na kinagat ang dila nito na mabisang pinatay ang sarili. Bilang isang especially iya, siya ay tinanay na mamatay anumang oras. Kung tutuusin, marami siyang hawak na impormasyon sa utak niya, at alam niyang hindi siya makakatakas kay Daryl. Kaya, nagpa siya siyang wakasan ang kanyang sariling buhay. Napagtanto ni Daryl na may mali at gusto siyang pigilan, ngunit huli na siya. Nakatitig lang siya sa bangkay ni Harper sa galit at gulat. Parang, hindi ordinaryong bandido ang mga lalaking iyon. Nakahinga ng maluwag si Madam Pandora at itinuring ang sarili na maswerte na ang lalaking iyon ay hindi nagpahayag ng anuman tungkol sa banal na jade na kasulatan. Sa sandaling iyon, bumalik sa katinoan si Daryl at nakatingin sa kanya habang nagtatanong, Madam, bakit hiniling sa iyo ng lalaking iyon na ibigay ang ikalawang kalahati ng Holy Jade Scripture? The question caught her off guard, mabilis siyang nagkunwaring nataranta at patuloy na umiling. He was speaking nonsense. I don't even know what the Holy Jade Scripture is. Darren, I hope that you won't believe a bandit's word over mine. Kabanata 3511. Seryoso ang mukha ni Madam Pandora nang sagutin niya si Daryl, ngunit pinagpapawisan ang palad niya. Siya ay nasa gulat. Judging by her expression, hindi inisip ni Daryl na nagsisinungaling siya. Fine. Let's drop the subject. I do have another question, what are you doing out of the capital? Bakit mo dadalhin ang pamilya mo sa ganitong lugar? Kinagat ni Madam Pandora ang kanyang mga labi, one could almost see the wheels spinning in her mind, she said, to tell you the truth, with how the current situation is going, I don't think I can stay in the capital anymore. Bakit? Tanong ni Daryl.
Umiti si Madam Pandora, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti. Sa nakalipas na 2 taon, ako ay ganap na nasa ilalim ng kinlalaki ni Marshall. Wala akong ibang magagawa kundi ang tuparin ang kanyang utos na gamitin ang aking kagandahan upang maging sanhi ng pagbagsak ng ibang mga pamilya. Ngayong nagkaroon na siya ng bumagsak, wala ako sa kanyang proteksyon, at ang mga pamilyang iyon ay tiyak na maghihiganti sa akin, kaya't ang aking pamilya at ako ay kailangang makaalis sa kabisera sa lalong madaling panahon. Ang Men in Black ay dapat na ipinadala ng isa sa mga pamilyang iyon, kung hindi. Hindi tatapusin ng pinuno ang kanyang sariling buhay. Si Madam Pandora ay mukhang malungkot at nakakaawa habang sinasabi niya ang lahat ng iyon, umaasa siya na ang kasinungalingan na kanyang ginawa. Ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Harper ay mapapawi ang anumang pagdududa ni Daryl tungkol sa buong sitwasyon. Nang sandaling natahimik si Daryl bago nagtanong, "So, ibig sabihin hindi mo alam kung nasaan ang Holy Jade Scripture?" Mabilis na umiling si Madam Pandora. Paano ko malalaman? Nalaman siguro ng mga maimpluwensyang pamilya na nawala ang banal na Jade Scripture at kaya nagpa siya naipit sa akin ang krimen. 2. Ang pag-arte ni Madam Pandora ay top-notch. Kahit sinong lalaki, pati na si Daryl, ay matutunaw sa kanyang kaawa-awang paningin. Nahulog sa kanyang kasinungalingan, hook, line, at sinker 2. Madam, hindi mo na kailangang umalis sa kabisera. I'm sure the Queen will ask the other family to give you a pardon if you tell her that you were threatened by Marshall and no choice but to take his orders, ani Daryl pagkatapos mag-isip tungkol dito. Mga ad ng Pop Future. You and your family should follow me back to the capital, and I'll help you tell the Queen if you are too scared to do that. Seryoso ang itsura niya. Nang sabihin iyon. Ako, si Madam Pandora ay nasa isang tunay na dilema. Paano siya makakabalik sa kabisera kung ninakaw niya ang Holy Jade Scripture? At muli, paano niya tatanggihan ang alok ni Daryl kung inalok niya ito ng may magandang loob? Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay kumalma na siya. Umiti siya kay Daryl at sinabing, "Let's talk about it later. Marami sa mga guards ko ang nasugatan ng Men in Black, and to be honest, medyo pagod na rin ako. So, if you don't mind, gusto kong magpahinga ngayon." Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay huminto ng ilang oras. "Oo naman," sabi ni Daryl sabay tango. Natuwa si Madam Pandora na hindi siya itinulak ni Daryl para sumagot, mabilis niyang inutusan ang kasambahay na gumawa ng bonfire at ang mga gwardya ay gamutin ang kanilang mga sugat. Makalipas ang ilang minuto, may kumikalas na bonfire at may tent sa tabi nito. Sa loob ng tent, magkaharap na nakaupo sina Daryl at Madam Pandora. Pinuhusan ni Madam Pandora ang 2 baso ng alak para sa kanilang 2. Inabot niya sa kanya ang 1 baso, ngumiti, at sinabing, "Darren, natutuwa akong dumating ka sa tamang oras. Hindi ko lubos maisip kung ano ang mangyayari kapag hindi ka nagpakita." Sa ilalim ng liwanag ng siga, namumula ang mukha ni Madam Pandora, na nagpamukha sa kanya na talagang nakakaakit. "Madam, you're too kind," nakangiting sabi ni Daryl. Nais niyang bumalik si Madam Pandora kasama niya sa kabisera sa sandaling iyon, ngunit alam niyang kailangan niyang bigyan ito ng oras upang magpahinga pagkatapos ng nangyari. Nga pala, bakit parang mas sabik ka kaysa sa Reyna na mabawi ang Holy Jade Scripture? Tanong ni Madam Pandora na may kislap sa kanyang mga mata. Kabanata 3512. Nanatiling tahimik si Daryl ng ilang sandali bago siya nagsabi, "Nagsaliksik ako ng mga sinaunang teksto at narinig ko na ang banal na kasulatang Jade ay naglalaman ng malalim at malalim. Nakaalaman. Kaya, gusto kong makita ito para sa aking sarili." Nais niyang hindi na niya kailangang sagutin ang tanong nito ngunit hindi niya matiis na biguan siya ng 1 beses niyang tingnan ang mukha nito. Nagsalubong ang kilay ni Madam Pandora. "Narinig ko na ang mga salitang nakasulat dito ay hindi pangkaraniwan, ngunit hindi lahat ay maaaring basahin ito. Nababasa ko," nakangiting sabi ni Daryl. Nagulat si Madam Pandora sa revelasyon na iyon. Nababasa niya ba ang mga salita sa Holy Jade Scripture?
Ilang sekreto pa ba ang hawak niya tungkol sa sarili niya? Well, nakapagpahinga na tayo ng matagal. Shall we make a move? Tanong ni Daryl pagkatapos tumingin sa labas ng tent. Gusto niyang bumalik, takabisera sa lalong madaling panahon. Napakagatlabi si Madam Pandora sa pag-aalinlangan. Masyadong madilim sa labas. Bakit hindi tayo dito magdamag at kumilos sa umaga? Mabilis siyang nagsali ng alak sa baso niya. Walang paraan na babalik siya roon, na pagdesisyonan na niyang lasingin siya at tahimik na tumakas kasama ang kanyang pamilya kapag natutulog na ito. Napakamot ng ulo si Daryl. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Hindi niya maatim na madaliin siya, dahil nakikita niya ang pagod sa mga mata nito. Gayunpaman, hindi niya alam na nagpapanggap itong pagod. 2. Uminom sila ng ilan pang baso ng alak at pagkatapos ay hiwalay na bumaling sa gabi. Sinigurado nilang malayo ang kanilang mga tolda. Para maiwasan ang mga katulong niya na lumikha ng chismis tungkol sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling siya ay bumalik sa kanyang sariling tolda, nagsimula siyang makaramdam na parang may kakaiba sa buong bagay. Nagkaroon ng marami iba pang mga paraan upang makaganti kay Madam Pandora kung ang mga pamilyang kanyang pinagkasalahan ay gustong gawin iyon. Bakit nila ilalagay sa kanya ang krimen ng pagnanakaw ng Holy Jade Scripture? Pagkatapos ay mayroong katotohanan na tanging si Yelena at ang 12 paladin ang nasa eksena ng matuklasan niyang walang laman ang Thousand Variations Box, kaya walang ibang tao sa Temple of Lights ang nakakaalam na nawawala ang Holy Jade Scripture. Walang paraan na nakarating ang balita sa ibang mga pamilya ng napakabilis. Iyon ang nag-iwan sa kanya ng pinakakapanipaniwalang paliwanag. Nagsinungaling si Madam Pandora sa kanya. Gusto niya itong tanungin kaagad, ngunit hindi nakikiisa ang katawan niya sa lahat ng alak na nainom niya, o, kaya niyang maghintay hanggang umaga para tanungin siya, at sa isiping iyon ay agad siyang nakatulog. 2. Sa kanyang sariling tolda, si Madam Pandora ay nakatitig sa kalangitan sa gabi na parang ulirat. Nikulayan na ng alak ang pisngi niya, lalo siyang naakit. Hinihintay niyang makatulog si Daryl para makaalis na siya kasama ang kanyang pamilya. Biglang may lumitaw na figure sa pasukan ng kanyang tolda na parang multo. Isa itong malamig at kaakit-akit na babae na nakasuot ng all black soft armor. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Na parang yelo at nyebe na nagtagal, naglalabas siya ng mapanganib na aura. Nagulat si Madam Pandora sa kanyang presensya, ngunit magalang niyang sinabi, "Kamahalan, anong ginagawa mo dito? Pumunta ako para kunin ka. Nandito ako nang pigilan ka ng mga bandido, pero napagdesisyonan kong itago ang sarili ko nang makita ko si Darren. Ito ay si Rosalind mula sa Fantasy Sect. Sa buong Roland Continent, maliban sa Temple of Light, maraming nakatagong organisasyon. Ang Fantasy Sect ay isa sa kanila. 3 taon na ang nakalilipas, nagkataon. Si Madam Pandora ay sumali sa Fantasy Sect at lihim na nagtatrabaho para sa kanila mula noon. Kabanata 3513. Ang Sect Master ng Fantasy Sect ang nag-utos kay Madam Pandora na nakawin ang Holy Jade Scripture. Nagulat si Madam Pandora sa tinabi ni Rosalind, ngunit hindi niya ito ipinakita. Kung ganoon ang kaso, dapat tayong bumalik kaagad. Kukunin na sana niya ang kanyang mga bantay at kasambahay, ngunit pinigilan siya ni Rosalind. Paano mo balak harapin si Darren? Medyo nakainom siya ng alak, kaya dapat ay natutulog na siya ngayon. Tahimik kaming aalis, at hindi na siya mas matalino. Kaibigan ko si Darren. Please spare his life. Mahinang sabi ni Madam Pandora. Pagkatapos, parang pumasok lang sa kanya ang pag-iisip, sinabi niya, huwag kang mag-alala. Wala akong sinabi sa kanya. Malakas ang tibok ng puso niya sa dibdib niya. Ang Fantasy Sect ay napaka-misteryoso at hindi pinahintulutan ang ibang tao na magkaroon ng interes sa kanilang mga bagay. Kahit na nabangga lang ni Daryl si Madam Pandora doon, alam niyang nilabag niya ang panuntunan ng Fantasy Sect. Gaya ng inaasahan niya, umiling si Rosalind at sinabing, alam mo ang mga patakaran. Hindi natin siya mapapaalis ngayong nakita na niya ang nangyari rito. Rosalind, pakiusap, nagsisimula ng matarante si Madam Pandora.
Pinutol siya ni Rosalind. Tama na. Walang silbi ang pagmamakaawa para sa buhay niya. Narinig kong sinabi niyang nababasa niya ang mga salita sa Holy Jade Scripture. Matutuwa ang sect master na malaman iyon, kaya napagpasyahan kong isama siya sa amin. Pagkatapos, umalis siya sa tent ni Daryl. O hindi, naisip ni Madam Pandora, ano ang dapat niyang gawin. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa at pagkabalisa. Gusto niyang pigilan si Rosalind, pero paano niya magagawa kung mas mataas ang status ni Rosalind kaysa sa kanya? Mihimbing na natutulog si Daryl sa kanyang tent nang pumasok dito ang maganda ngunit malamig na mukha na si Rosalind. Agad siyang nagising. Nakaramdam siya ng kaguluhan sa hangin. Akala niya ay si Madam Pandora ang pumasok sa kanyang tolda at muling tumingin sa kanya. Gayunpaman, itinaas ni Rosalind ang kanyang kamay. At hinampis siya sa likod ng kanyang ulo. Agad na nahimite si Daryl. Edman ikaw. Galit na nag-isip si Daryl bago siya tuluyang nag-blackout. Akala niya ay si Madam Pandora ang nakabangga sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Rosalind habang nananatiling walang ekspresyon nang makitang nahimite si Daryl. Sa susunod na sandali, itinali niya siya at bumalik. Sa fantasy set kasama si Madam Pandora. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nakarating sila sa Mount Roxor, na sa taas na 32,000 talampakan, ay ang pinakamataas na bundok sa kontinente ng Roland. Ang punong tanggapan ng fantasy sect ay matatagpuan sa tuktok ng bundok. Isa, nagising si Daryl pagpasok pa lang nila sa main hall. Laking gulat niya nang mapagtonto niyang nakatali siya at nasa bagong kapaligiran. Ang pangunahing bulwagan ay kasing laki ng 3-4 na basketball court, at lahat ng bagay doon ay ginawa gamit ang ilang uri ng itim na bato, na ginagawa itong madilim at masama. Kabanata 3,514. Sa magkabilang gilid ng pangunahing bulwagan, isang dosen ng lalaki at babae ang tahimik na nakatayo, bawat isa sa kanila ay nakasuot ng itim, at masasabi niyang napakalakas nilang lahat. Agad na nakilala ni Daryl si Madam Pandora sa gitna nila. Galit na galit siya sa nakikita niya. Tama siya, nagsinungaling siya sa kanya. Nagsimula siyang magtaka kung saan siya dinala nito. Kinagat ni Madam Pandora ang kanyang mga labi, she felt guilty when she sensed Daryl glaring at her. Paalisin na sana niya ito kung alam niyang tinitiktikan sila ni Rosalind. Inilibot ni Daryl ang kanyang mga mata sa kanyang paligid hanggang sa bumagsak ang kanyang tingin sa trono na naging dahilan ng kanyang pagkagulat at paghinga. Isang maganda at sexing babae ang nakaupo sa trono, mukhang nasa 30 taong gulang na siya at nakasuot ng mahabang itim na damit na lalong nagpatingkad sa kanyang figure. Ang kanyang facial features ay talagang nakakaakit kahit medyo malamig at misteryoso. Mabilis niyang naramdaman ang kapangyarihan nito at nagulat siya nang matuklasan niyang isa siyang Diyos na may mataas na ranggo. Malapit na niyang malaman na ang babae ay tinatawag na Allison Patton. Sect Master ng Fantasy Sect. Darin ang pangalan mo. Malamig na tanong ni Allison, na pinutol ang kanyang ulirat. Oo. Tagot ni Daryl sabay tango. Ano ang relasyon mo sa kanya? Tanong niya habang nakaturo kay Madam Pandora. Hindi alam ni Daryl ang isasagot sa kanya. Kung sinabi niyang kaibigan niya ito, hindi niya papansinin ang gabing magkasama sila, at kung sasabihin niya manliligaw niya ito. Hindi yun ganap na totoo. Habang iniisip niya iyon, humakbang na si Madam Pandora at, sa magalang na tono, sinabi niya, Sect Master. Magkaibigan lang kami. Sa'yo ba nakadirekta ang tanong ko? Malungkot na tanong ni Allison. Nang makitang nagalit siya sa kanya, mabilis na bumalik si Madam Pandora sa kanyang linya. Huminga ng malalim si Daryl at nagtanong, pwede ko bang malaman kung nasaan ako? Narinig mo na ba ang fantasy sect? Tanong ni Allison, tumabi sa tanong niya. Nagulat si Daryl nang marinig niya ang dalawang salitang iyon. Halos kalahating taon na siya sa mundong iyon at, syempre, narinig niya ang tungkol sa misteryosong fantasy sect na iyon, na parehong makatarungan at masama. Ginawa nila ang lahat ng gusto nila at hindi sumunod sa mga alituntunin mula sa kanilang sarili. Dahil doon, maraming tao, maging ang templo ng mga liwanag, ang gustong lipulin ang organisasyon. Gayunpaman, hindi
Mahanap ni isa sa kanila ang kanilang punong tanggapan. Hindi sumagi sa isip ni Daryl na huhulihin siya at dadalhin doon. "So she's one of them," naisip ni Daryl nang sumulyap siya. "Kay Madam Pandora, alam mo ba kung bakit ka namin dinala dito?" tanong ni Allison. Malumanay, malambing, at malamig ang boses niya at the same time. Huminga ng malalim si Daryl at nakangiting sinabi, "Paano ko malalaman? Baka kasi ang gwapo ko." Tinitigan niya si Allison. Hindi niya inaasahan na ang sect master ng fantasy sect ay magiging napakaganda. I-rate niya ang kanyang sampu para sa kanyang mukha at figure. Maging ang kanyang nagyayelong aura ay kakaiba. Napakunot ang noo ni Allison sa paraan ng pagtingin ni Daryl sa kanya. Nang makita iyon, agad na lumapit si Rosalind kay Daryl at tinampal ito ng ilang beses. "How dare you stare at our sect master like that?" malamig na tanong ni Rosalind. Agad na sumiklab ang galit ni Daryl, ngunit wala siyang magawa dahil nakatali na siya. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan. Umiti siya ng mapait at sinabing, "Sect Master, bakit mo ako hinuli kung wala tayong sama ng loob sa isa't isa?" Nanatiling walang ekspresyon si Allison at hindi siya sinagot. Sa halip, sinulyapan niya si Rosalind. Nakuha agad ni Rosalind ang kanyang kahulugan. "Kagabi, sa pakikipag-usap mo kay Madam Pandora, narinig kong sinabi mo na ikaw maaaring basahin ang mga salita sa banal na Jade Scripture. Totoo ba yan?" "So that is what it is all about," naisip ni Daryl. Umiti siya para itago ang gulat. Hindi naman maliit na bagay iyon, dapat siyang magpatuloy nang may pag-iingat. Sa sandaling iyon, kumakbang si Madam Pandora, at sinabi, "Sect Master, niloloko lang niya. Paano? Maiintindihan ng isang lalaking tulad niya ang Holy Jade Scripture. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang pagkakasala dahil hindi niya mapigilan si Rosalind sa pagkidnap kay Daryl. Gusto niyang gawin ang lahat para matulungan siya. Gayunpaman, pinili ni Allison na hindi siya pansinin." Tumingin si Allison kay Daryl, malamig at sinabing, "Gawin natin itong maikli. Ililigtas ko ang iyong buhay kung isasalin mo sa akin ang Holy Jade Scripture. Kung tumanggi ka, maaari kang magpaalam sa mundo. May pagkakaintindihan ba tayo?" Habang nananatiling malamig ang mukha niya habang sinasabi niya iyon, nakita ni Daryl na may pag-asa. Doon din, sa paglipas ng mga taon, ang fantasy sect ay pinigilan ng Temple of Light, na naging sanhi ng walang katapusang sakit ng ulo ni Allison. 3 araw na ang nakalipas, nalaman niya na gusto ng Reyna na ibigay ang ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture sa Diyosa ng Liwanag. Noong panahong iyon, hindi nagdalawang isip si Allison nang palihim niyang utusan si Madam Pander na nakawin ang Holy Jade Scripture. Ang banal na Jade Scripture ay ang templo ng liwanag na sukdulang kayamanan, at naglalaman ito ng malaking lihim. Ang fantasy sect ay maaaring manalo laban sa Temple of Light sa sandaling malaman nila kung ano ang sikreto. Gayunpaman, sa kanilang pagkadismaya, natuklasan nila na hindi nila kayang gawing ulo o buntot ang mga salita sa loob ng banal na Jade Scripture. Kaya, natural lang para kay Allison na maging excited kapag nalaman niyang nababasa ni Daryl ang mga salita kahit na sinubukan niyang lumitaw na pinubuo bilang angkop sa kanyang katayuan. Kinaweya ni Allison ang kanyang katulong na dalhin ang Holy Jade Scripture, na pagkatapos ay inilagay sa harap ni Daryl. Tulad ni Allison, sinubukan ni Daryl na i-compose ang kanyang sarili matapos matuwa sa wakas na makita ang ikalawang bahagi ng Holy Jade Scripture. Gayunpaman, hindi pa rin niya maisip kung bakit ipagkanulo ni Madam Pandora ang Reyna para sa fantasy sect. "Sabihin mo sa akin kung ano ang sinasabi nito ngayon." Tigaw ni Allison nang makita siyang tahimik. Huminga ng malalim si Daryl at sinabing, "Tama si Madam Pandora. Nabluff lang ako kagabi. Paano ko isasalin ang mga salita para sa iyo kung hindi ko naman ito maintindihan? Katulad nga ng sinabi niya, Sect Master, bakit hindi natin siya pakawalan ngayon?" Sabi ni Madam Pandora, Chapter 3515. "Ikaw, tumahimik ka." Galit na sigaw ni Rosalind, sinaman niya ng tingin si Madam Pandora at sinabing, "Judging by the way you keep on begging for his life,
You two must be more than friends. Tell us now, which is more important, our sect master or that man? Ako, pulang-pula ang mukha ni Madam Pandora, nawalan siya ng mga salita. Tahimik na tinitigan ni Allison si Madam Pandora bago sinabing, totoo, nakakuha ka ng malalaking merito sa pamamagitan ng pagnanakaw ng banal na Jade Scripture. Ngunit huwag kalimutan na, nasa fantasy sect ka habang buhay at nanumpa na gagawin ang lahat para sa ikabubuti ng sekta. Kinagat ni Madam Pandora ang kanyang mga labi, nakaramdam siya ng labis na pagsalungat. Fine. I'll do it. I'll translate the Holy Jade Scripture. Pero, pakawalan mo muna ako, sabi ni Daryl habang palihim na sumulyap kay Madam Pandora. Galit na galit siya kay Madam Pandora dahil sa pagdadala sa kanya doon, ngunit patuloy itong sinubukang tulungan siya, kaya medyo gone on ang pakiramdam niya. Kumunat ang noo ni Allison sa pakiusap ni Daryl. As if you're in the position to negotiate with us. Malamig na sigaw ni Rosalind. Nakatingin din sa kanya ang iba. Naisip nila na may death wish siya. Nanatiling kalmado si Daryl. Nasabi ko na ang aking mga kondisyon. Kayo na ang baalang magdesisyon kung gaano ninyo kagustong isalin ko ang Holy Jade Scripture. Nagdilim ang mukha ni Allison. Fine. Ganun ba ang gusto mong laruin? Hindi mo siguro naranasan ang totoong horror ng fantasy. Sek, Rosalind, dalhin mo ang torture device. Inilabas ni Rosalind ang isang bundle ng mga tinak ng walang pag-aalinlangan. Ang mga tinak ay purong itim, at ang dulo nito ay napaka-itim na. Tila kumikinang sa isang kulay ube itim na malamig na liwanag. Lumapit si Rosalind kay Daryl na may hawak na mga tinak at sinabing, ang mga tinik na ito ay mula sa puno ng demonyong baging. Kapag natusok na sa loob ng iyong ugat, ito ay magpapalaki ng iyong sakit ng 10 beses. Sa ngalan ng Tech Master, tatanungin ko ikaw sa huling pagkakataon, magsasalan ka ba para sa amin? Sa loob-loob, galit na galit si Daryl, ngunit sa panlabas ay ipinakita niya ang isang nakaka-relax na ekspresyon. Pagkatapos, agad na tinusok ni Rosalind ang isang tinik sa kanyang balikat. Isang nakakagulat na sakit ang gum alloy sa kanyang katawan, ngunit siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at hindi sumigaw. Gayunpaman, hindi pa tapos si Rosalind sa kanya, ipinagpatuloy niya ang pagdikit ng lahat ng tinik sa lahat ng pinakamahina na lugar sa kanyang katawan. Kinaya ni Daryl ang sakit sa mga unang tinak, ngunit pagkatapos noon, hindi niya napigil ang mapasigaw ng malakas. "Esht, masyadong mabisyo ang mga taong ito sa sekta." Sa sandaling iyon, basang-basa na si Daryl sa pawis. Gusto niyang buhayin ang kanyang panloob na enerhiya ngunit natuklasan niyang hindi niya. Mapatatag ang kanyang aura dahil sa lahat ng sakit na kanyang nararanasan. Sa wakas, idinikit ni Rosalind ang huling tinak sa kanyang katawan at tumabi. "Nagbago na ba ang isip mo? Papayag ka bang isalin ang Holy Jade Scripture para sa akin ngayon?" Tanong ni Allison na may kalahating ngiti. Huminga ng malalim si Daryl at ngumiti. Kabanata 3516. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Allison, galit na galit siya. Medyo nabigla din siya sa sobrang sakit na kinakaya ni Daryl. Kaagad, naging mapangapi ang kapaligiran sa pangunahing bulwagan. Nang maramdaman ni Madam Pandora na ang mga bagay ay malapit nang pumunta sa timog, mabilis siyang humakbang at lumuhod sa lupa. "Tech Master, nakikiusap ako sa iyo. Please let him go." Hindi niya kayang makitang dumanas ng sakit si Daryl. "Taxil ka. Ikulong mo siya kay Darren." Pilit na utos ni Allison. Masaya siya noong ninakaw ni Madam Pandora ang Holy Jade Scripture para sa kanya, ngunit ang pakiramdam na iyon ay napalitan ng galit nang makita niyang nagmamakaawa si Madam Pandora para sa buhay ni Daryl. "Oo, Sec Master," sabi ni Rosalind. Pagkatapos, inutusan niya ang mga gwardya na kaladkarin sina Daryl at Madam Pandora. Makalipas ang 10 minuto, pareho silang nakakulong. Nakatali pa si Daryl sa mga tinak na nakatusok sa balat niya. Nakatali rin si Madam Pandora. At nangingilid ang mga luha sa kanyang napakagandang mukha, patuloy siyang humihingi ng tawad sa lalaki. "Darren, I'm so sorry.
So, sorry. Naramdaman ang sinseridad niya, huminga ng malalim si Daryl at sinabing, bakit ka nagsinungaling sa akin tungkol sa pagnanakaw ng Holy Jade Scripture? Minsan ay hindi ka hinabol ng sinuman sa ang mga maimpluwensyang pamilya, tama ba? Napakagatlabi si Madam Pandora sa sunod-sunod na tanong. Halata namang nahihirapan siya sa sagot niya. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimula siyang sumagot, tinanong mo ako kung bakit ko pinagtaksilan ang Reyna. Bueno, buhay pa sana ang aking asawa kong. Hindi niya siya ipinadala sa labanan. Oo, habang totoo ay ibinigay niya sa akin ang titulo ng Marquis, ngunit hindi na iyon ang magbabalik sa aking asawa. Mula sa kamatayan ngayon, hindi ba? Siya ay malalim na nalungkot at galit sa parehong oras. Ang dahilan niya sa pagtataksil sa Reyna ay kasing simple niyan. Naging si Daryl. Tumahimik matapos marinig ang paliwanag niya. Naunawaan niya kung saan ito nanggaling, walang babae ang madaling tumanggap sa pagkamatay ng asawa. I've never meant to hurt you, Darren. Pero narinig ni Rosalind ang usapan natin kagabi. Hindi ko talaga sinasadya na mangyari iyon, sabi ni Madam Pandora pagkatapos niyang kumalma. Kahit na ang lalaking nasa harap niya ang pinakasikat na tao sa Royal Palace, walang paraan na masusuklam niya ito pagkatapos ng kanilang kamangha-manghang gabing magkasama. Ang katotohanan na siya ay nakakulong sa kulungan dahil sa kanya ay naging dahilan ng kanyang paghihirap. Isa, nakahinga ng maluwag si Daryl matapos siyang makitang ganoon. Napagpasyahan niyang wala itong magandang maidudulot sa kanila kung patuloy itong magagalit sa kanya. Hey, everything's fine. Hindi kita tinisisi, okay. Tinubukan niyang aliwin ito ng nakangiti. Agad na nakaramdam ng kasiyahan si Madam Pandora. Gayunpaman, hindi ito nagtagal. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi tayo pababayaan ni Allison hanggat hindi mo na isalin ang Holy Jade Scripture para sa kanya. Tapos parang may naisip bigla, sabi ni Daryl, tandaan mo yung acupoint technique na itinuro ko sa'yo. Alam mo pa ba kung paano gawin? Pilasan mo, pindutin mo yung acupoint ko. Dahil sa tinag sa kanyang katawan, naging imposible para sa kanya na buhayin ang kanyang panloob na enerhiya. Hindi niya mararamdaman ang sakit kung ang kanyang acupoints ay seliado, na nagpapahintulot sa kanya. Nabuhayin ang kanyang panloob na enerhiya at itulak ang mga tinag gamit ito. Kabanata 3517. Tumanggaw si Madam Pandora at mabilis na idiniin ang acupoints ni Daryl gamit ang kanyang siko. Unang beses niyang gawin iyon, ngunit sa ilalim ng patnubay ni Daryl. Matagumpay niyang nasil ang acupoints nito. Kaagad, hindi na naramdaman ni Daryl ang sakit, kaya't ginawa niya ang kanyang panloob na enerhiya upang itulak ang lahat ng mga tinag sa kanyang katawan. Makalipas ang 10 segundo, nakalabas na ang lahat ng tinag. Habang natanggal na rin ang mga tali sa kamay at paa niya. Gumaan ang pakiramdam niya sa muling pagkamit ng kanyang kalayaan, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Edman 8, nahirapan ako ng walang dahilan. Dapat kong gawin ang sect master na iyon. Pagbayaran mo ang ginawa niya sa akin. Pagkatapos, mabilis niyang pinuntahan si Madam Pandora. Darren, paano mo natanggal yung mga tali? Tanong ni Madam Pandora. Bilang isang miyembro ng fantasy sect, alam niya kung gaano kalakas ang sekta, at ang lubod na ginamit upang itali ang mga ito ay medyo kakaiba, kaya nagulat siya nang makita niya itong madaling maputol. Siya ay talagang isang tao ng pagtataka. Gayunpaman, hindi niya iisipin ang tungkol sa kanya sa paraang iyon kung alam niyang nasa antas na ito. Nalampas sa kanyang imahinasyon. Napangiti si Daryl at magpapaliwanag na sana nang makita ang siwang sa dingding sa likod ni Madam Pandora. Nararamdaman niya ang isang banayad na espiritual na aura na umaanod mula rito. Doon ba talaga nagmumula ang espiritual na aura? Napaisip si Daryl habang papunta sa dingding. Pinaandar niya ang kanyang panloob na enerhiya at hinampas ang pader gamit ang kanyang palad. Nabasag ang pader at nagbigay daan sa isang madilim at misteryoso butas. Kahit na hindi alam ni Daryl kung saan ito haantong, naramdaman niya ang isang rock formation na nagbabantay dito. Kakaiba iyon. Bakit may nakatagong mekanismo sa kulungan? Ano ba talaga ang lugar na iyon?
Pulong ni Daryl sa sarili. Nagulat din si Madam Pandora sa natuklasan, ngunit nang marinig niya ang pag-ungol ni Daryl, agad niyang sinabi, "Nasa Mount Roxor tayo, ang pinakamataas na bundok sa Roland Continent. Ang pinakamataas na bundok." Nakasimangot na naisip ni Daryl. Tinanong niya si Madam Pandora, "Dahil miyembro ka ng Fantasy Sect, dapat alam mo kung saan patungo ang butas na ito, di ba?" Umiling si Madam Pandora. "Maraming taon na ako rito, ngunit hindi ko pa narinig na binanggit ni Sect Master ang isang butas dito. Sa tingin ko ay hindi rin niya alam ang tungkol sa pag-iral nito, dahil ginawa niya itong off-limits para sa sinuman." Tumanggaw si Daryl, pagkatapos ay naglabas siya ng isang kulubat na mapa, na nakuha niya kay Gandalf pagkatapos tulungan si Madeline na mahuli siya. Nang tingnan niya ang mapa, natuklasan niya ang isang partikular na lokasyon na minarkahan. Akala niya ay isang kayamanan ang itinuturo nito, kaya hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Matapos niyang isipin iyon, naniwala siya sa minarkahang lokasyon upang maging Mount Roxor. Binuksan niya ang mapa at tiningnan ang pulang tuldok sa mapa. Agad siyang na-excite. Tama siya. Ito ay Mount Roxor. Kabanata 3518. Nakatingin din si Madam Pandora sa mapa. Mukhang nasa Mount Roxor ang pulang tuldok na iyon. Pagkatapos, tumingin siya sa butas sa dingding at nagtanong, "Mayroon kayang kayamanan sa loob. I don't think they would go through all that effort for some ordinary treasures. There must be a huge secret behind that wall," mahinahong sabi ni Daryl habang naglalakad pasulong sa entrance para mag-imbestiga. Natuklasan niya na ang pagbuo ng bato, bagaman malakas, ay natatakpan ng isang layer ng alikabok. Ito ay maliwanag na ito ay naruroon sa loob ng mahabang panahon. "Terra, pasok na tayo sa loob," sabi ni Daryl at walang pagdadalawang isip na pumasok. Ang rock formation ay isang simpleng five elements formation at walang problema para sa kanya. Mga ad ng pop future. Mabilis siyang sinundan ni Madam Pandora mula sa likuran. Pagkaraan ng ilang segundo, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang mahabang lagusan, sa sobrang tagal ay parang dadalhin sila nito sa kaibuturan ng lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sila sa isang maluwang na pribadong silid na may sukat na halos 2 basketball court, at sa buong dingding ay may iba pang mga pasukan ng lagusan. Hindi sinasadyang napalunok si Daryl nang maramdaman niyang umiikot ang kanyang isipan. Nagulat din si Madam Pandora. Ang lugar na ito ay parang maze. Hindi naman nagkomento si Daryl tungkol doon. Sa halip, pinagmasdan niyang mabuti ang paligid at nagpatuloy sa pagpasok dito pagkatapos magdesisyon sa isang lagusan. Gayunpaman, bigla siyang huminto pagkatapos ng ilang hakbang. "Bakit ka huminto?" tanong ni Madam Pandora sa tono ng gulat. Kinaway-kaway ni Daryl ang kanyang kamay, senyales na tumahimik siya habang nakatutok ang tingin niya sa lupa. Ang daanan sa harap nila ay sementado ng mga parisukat na bato, at ang kulay ng bawat isa sa mga batong iyon ay iba-iba, ang iba ay madilim, at ang iba ay maliwanag. Hindi lang iyon, napansin ni Daryl na may ilang butas na kasing laki ng daliri ang nakahanay sa magkabilang gilid ng dingding sa liko sa paligid ng mga ad ng pop future. Sulok. Ito ay dapat na isang uri ng mekanismo. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Mukhang mas delikado ang lugar na ito kaysa sa inaakala natin. Tumakbo ka sa tinatahak ko, okay? Huwag kang magkamali." Alam niya na ang lagusan ay puno ng mga booby traps at umaagos ng kakaibang pagbabago bago ng enerhiya. Nagbigay ito sa kanya ng parehong panic na pakiramdam na naranasan niya nang bumangga siya sa Soul Offering Road sa Nine Mainland. Ang kakaibang enerhiya ay pinipigilan ang panloob na enerhiya sa kanyang elixir field, at sa ilalim ng mga kondisyong iyon, halos imposible para sa kanya na lumipad kasama si Madam Pandora. Kaya naman, wala siyang choice kundi dumaan sa mga booby traps. "Oo, sige," sabi ni Madam Pandora sabay tango. Nagpapanik din siya. Hindi siya nang ahas na sumalungat sa utos nito, sinundan siya nito nang malapitan mula sa likuran at umakbang kung saan siya tumahak. Nang malapit na nilang alisin ang booby trap, nagkamali si Madam Pandora dahil sa biglaang pagkataranta. Nagulat si Daryl.
mabilis siyang tumalikod. At sinubukang itama ang pagkakamali, ngunit huli na ang lahat. Sa susunod na sandali, narinig nila ang langit-ngit na tunog ng mga gear, at ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang manginig. Tinagtagal, nakita nila ang mga dumadaloy na ilaw na lumilitaw mula. Sa mga pabilog na butas, diretsyong nakatutok sa kanila. Ang bawat isa sa mga ilaw ay isang nagninangas na palaso na nababad sa langis. Ang tanawin ng milyong nagninangas na mga palaso ay talagang isang nakagigimbal na tanawing. Pagmasdan. Kabanata 3519. Diren. Sigaw ni Madam Pandora. Nanatiling kalmado si Daryl. Mabilis niyang hinaila si Madam Pandora sa isang yakap habang gumagawa ng harang sa paligid nila gamit ang kanyang panloob na enerhiya. Ang milyon-milyong palaso ay tumalbog sa barrier na may malalakas na kalabog, ngunit ang barrier ay nanatiling hindi nasira. 2. Nakahinga ng maluwag si Madam Pandora at humarap kay Daryl. "We feel so safe with him," naisip niya. Pagkaraan ng ilang segundo, sa wakas ay tumigil na ang mga arrow. "Phew! Good thing I was quick enough. Otherwise, ginawa na tayong mga porcupine," nakangiting sabi ni Daryl habang binitawan niya si Madam Pandora mula. Sa pagkakayakap, mga ad ng Pop Future. Tumango si Madam Pandora, gulat na gulat pa rin siya. "Thank you for saving my life again. I'm so sorry na punta ako sa maling lugar. Kinabahan ako ng sobra." Napangiti si Daryl at nag-offer pa sa kanya ng ilang comforting words bago mas lalo silang pumasok sa lagusan ng dalawa. Samantala, si Allison naman ay nag-aasar pa kay Daryl, lalo siyang nagalit sa isiping si Madam Pandora ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay. "May nangyari, Tech Master, may nangyaring kakila-kilabot." Sigaw ng isang nagpapanik na guard. Mas lalong ikinagalit ni Allison. "Bakit ka nagpapanik? Anong nangyari?" Galit niyang sigaw. Napalunok ang gwardya at nauutol, nawala ang dalawang tao sa selda, at may malaking kakaibang butas sa dingding. Dahil doon, agad na napatayo si Allison sa gulat. Paano mawawala ang dalawang tao ng ganun-ganun lang? Agad niyang tinungo ang selda ng bilangguan kasama ang iba pang sumusunod sa kanya. Mga ad ng Pop Future. Mabilis silang nakarating sa selda ng kulungan at laking gulat nila sa kanilang nakita. May malaking bulwagan sa dingding, ngunit walang mga palatandaan ni Daryl at Madam Pandora. "Lagi bang nandoon ang butas? Ano pang hinihintay nyo? Pumasok ka sa loob at ibalik mo sila dito." Singgal ni Allison. Ito ay maliwanag na ang dalawang takas ay pumasok sa butas. "Oo, Sec Master." Nag-chorus ang mga guard at agad na pumasok sa butas. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigla, natuklasan nilang hindi sila makakadaan sa pagbuo ng bato. Napakunot ang noo ni Allison habang tumitindi ang galit niya. "Anong ginagawa mo, Tech Master? Parang may kakaiba sa mga batong ito." "Oo, maaari nating puntahan sila." Isa, lalong naasar si Allison sa buong sitwasyon. Nagulat din siya, masasabi niyang hindi nagsisinungaling ang mga gwardya sa kanya. "May kakaiba sa mga bato. Hindi maraming tao, kabilang si Allison, ang nakakaalam tungkol sa pamamaraan ng pagbuo." Gayunpaman, mabilis siyang nakaisip ng ideya. "Dali, basagin mo ang mga bato." Ang mga gwardya ay nagpunta upang kumuha ng ilang mga martilyo at nagpatuloy sa pagbagsak ng mga bato gamit ang mga ito. Pagkatapos ng kalahating oras, ang lahat ng mga bato ay ganap na naging alikabok. Naepektibong nasira ang pagbuo. Pagkatapos, sumugod si Allison kasama ang kanyang mga bantay. Kabanata 3520. Habang lumalalim siya, mas natakot si Allison, akala niya ay ordinaryong lagusan ito, ngunit alam niya mali siya nang makita niya ang mga sementadong bato. Sa ilalim ng kanyang mga paa. Maya-maya ay dumating na si Allison sa private room na kinaroroonan ni Daryl kanina. Ilang daang gwardya ang kasama niya. "Tech Master, ang lugar na ito ay tila isang sinaunang kasiraan. Maaaring may nakatago na panganib sa ating paligid. Bakit hindi ka manatili dito, at gilabing isang magsiyasat kasama ang iba pang mga bantay?" Sabi ni Rosalind matapos ayos ka ng iba pang pasukan ng lagusan.
Siya ay palaging isang maingat, at ang kanyang prioridad ay upang matiyak ang kaligtasan ni Allison sa lahat ng mga gastos. Gayunpaman, iba ang naisip ni Allison. Isa lamang itong sinaunang pagkasira. Walang dapat ikatakot. Baka sa kanyang katanji tanging mukha ang determinasyon habang sinasabi niya iyon. Bilang sect master ng fantasy sect, nakakahiya kung siya ay matatakot. Higit sa lahat, gusto niyang mahuli muli sina Madam Pandora at Daryl sa lalong madaling panahon. Tuldok. Kung tutuusin, maaaring si Daryl lang ang tao sa mundo na makakabasa ng banal na jade. Scripture kunin. Ang tunnel sa kanan. Iyong iba, sumunod kayo sa akin. Walang ibang sinabi si Rosalind. Hindi nagtagal ay nahahati na sa 10 grupo ang ilang daang gwardya na may tunnel. Na nakatalaga sa kanila. Pumasok din si Allison sa isa sa mga lagusan na may 100 gwardya, o kaya. Gayunpaman, sa loob ng ilang hakbang, narinig ni Allison ang isang kakaibang tunog na nagmumula sa mga dingding, halatang may natapakan na. Maling bato. Kaagad, ang mga palasong nababad. Sa langis ay lumipad sa kanila. Patayin ang apoy. Kulat na sigaw ni Allison. Agad na pinatay ng mga gwardya ang nagninangas na sulo na hawak nila, ngunit. Kahit na ganoon ay hindi nila nakita ang sinderong bumagsak sa lupa na agad namang nagliyab sa umaalab na apoy. Mabilis na nag-react si Allison, napaatras siya sa apoy at naiwasang masunog. Gayunpaman, ang kanyang mga bantay ay hindi. Katulad ng kanyang kapalaran. Sa isang kisap mata, daan-daang mga tauhan niya ang nilamo ng karagatan ng apoy. Umalangaw-ngaw. Sa lagusan ng kanilang mga hiyawa nang masunog sila ng buhay. Marahas na ng inig si Allison, sa takot, pagkabigla, at galit. Anong klaseng lugar ito? Naisip niya. Mayroong ilang mga hindi mabibaylang kayamanan doon, siya ay nasa sabik. At itinulak pasulong sa sandaling ang apoy ay namatay. Samantala, maingat na nagpapatuloy sina Daryl at Madam Pandora sa kanilang landas. Napagtanto nila na ang landas ay naharang ng isang pader sa dulo ng lagusan. Na lumikha ng isang malalim na bangin sa kanilang paligid. Pagkatapos, natuklasan ni Daryl na ang malamis na lugar na iyon ay nagbabago. Ang sinumang nagtayo ng lugar na iyon ay dapat na nakakagulat na may talento. Tinuntun nila ang kanilang daan pabalik at lumiko sa ibang landas bago sila nakarating sa isang dambuhalang altar. Napabuntong hininga si Daryl sa takot nang makita niya ang napakalaking altar, ito ay may ilang mga porma sayon ng bitag. Ang mga uri ng porma sayon ay maaaring ituring na mataas na antas ng mga porma sayon, hindi sila makakalabas kapag napunta sila dito, kahit na sila ay patay na. Ang pinaka nakakagulat sa altar ay ang trono sa gitna. Ito ay inukit mula sa isang purong itim na bato, at may nakaupo. Dito ng tahimik, ST, may tao dyan. Naisip ni Daryl, nabigla siya.